Hi Maharlikans! Hello po mula Luzon, Visayas, Mindanao at Saba at sa lahat po ng mga Filipino and OFW all over the world. Mabuhay po tayong lahat. Ngayon po, ang topic po natin ay baliktanaw. Baliktanaw sa mga nagtaksil sa ating inang bayan. So, umpisahan po natin sa lolo ni Marimar Rojas na si Manuel A. Rojas na panglimang presidente ng Pilipinas. Si Manuel A. Rojas po ay naging Japanese collaborator o naging makapili po siya. Siya po ay nagbigay ng mga impormasyon sa mga Hapon laban sa ating mga Pilipinong guerrilla. Kaya po nung panahong yon ay marami pong namatay at nahuling mga Pilipino dahil sa mga impormasyon o pagtatraidor na ibinigay ng lolo ni Marimar Rojas na si Manuel A. Rojas. Okay? At isa pa pong pang-aabuso at pagtataksil ni Manuel A. Rojas ay ang pagbuo ng isang organisasyon o ang pag-organisa ng pwersahang pagkuha ng mga bigas ng ating mga kawawang magsasaka noon para isupply lamang sa mga Japanese military. Noong panahong yun po ay isang direktor ng Rice Procurement Agency si Manuel A. Rojas. Kaya po sa mga serbisyo na ibinigay niya sa mga Hapon ay naging kaibigan niya o naging matalik niyang kaibigan at bongga, BFF pa niya, yung isang Japanese colonel na si Nobuhiko Jimbo. Okay? Kaya po si Rojas ay nailigtas sa firing squad dahil sa mga ginawa niyang tulong sa mga Hapon. So, inailigtas po siya ni Nobuhiko Jimbo na Japanese colonel. Ngunit nung natapos po ang gyera, nung sumuko na po ang mga Hapon sa mga Amerikano, ay kinasuhan at hinuli si Manuel A. Rojas na lolo ni Marimar Rojas sa kasong pagtataksil sa inang bayan. Subalit, pinakawalan din po siya noong 1945 ni Douglas MacArthur or na General Douglas MacArthur. Ngunit hindi pa po dyan natatapos ang pagtataksil at pagtatraidor ng lolo ni Marimar Rojas sa mga Pilipino noon at sa ating bansang Pilipinas. At dahil nga po katatapos na ng giyera, ay wasak-wasak at lugmok-lugmok po ang ating inang bayan. Ngunit sa halip na ibangon ng lolo ni Marimar Rojas, ay nawala lang naman po na parang bula ang 2 bilyong dolyar na dapat sana ay gagamitin sa pagsasaayos sa mga napinsala na sanhi ng giyera. O di ba bongga? Para lang din po yung donasyon ng Yolanda na nawala rin na parang bula. Bongga, di ba? Maglolo nga kayo, mga kurimaw. At eto pa ang tatlong skandal ng lolo ni Marimar Rojas. Number 1, school supply scandal. Ito yung pagbili ng mga overpriced textbooks at kung ano-ano pang mga school materials na dapat sana sa pagsasaayos ng mga eskwelahan. O, di ba? May kickback na naman ang lolo ni Marimar. Number 2, ang Chinese immigration scandal. Ano ba yun? Ang pagpapasok sa mga illegal Chinese immigrants kapalit ng malaking halaga. Number 3, ang war surplus scandal. Ito yung mga kagamitan na ibinigay sa atin ng mga Amerikano noon tulad ng mga jeep, mga truck, mga armas na dapat sana ay ginamit natin sa ating pagbango noong mga panahon na yon. Pero anong ginawa ng gobyerno ng lolo ni Marimar Rojas? Ibinenta at ibinulsa. Parang pondo lang ng Yolanda, di ba? Nawala na parang bula. Bumuo ng Surplus Property Commission si Manuel Rojas para sa mga siwa. Ilan sa mga politikong naitalaga dito ay sila Arsenio Luz, Placido Mapa at marami pang iba. Pero ang Surplus War Property Project ay binalot ng kontrobersya. Ang dapat na for public use ay naging for private use only na lang. Mismong mga politiko at kakuntsaba nila ang mga nagsilbing salesman. Isa sa mga diumuni na huli na nagbibenta nito ay si Jose Avelino, dating campaign manager ni Manuel Rojas at kalaunay naging Senate President. Sabit nga raw si Avelino na nagbibenta sa mga Chinese ng mga war property sa halagang $300,000. So kaya pala mayaman
o lumaking mayaman si Marimar Rojas. Kaya po muli sa ating mga kababayan, magsaliksik po tayo. Sabi nga po ni Corimau Aquino, isang pindot na lamang po ang mga impormasyon ngayon. Ngayon, isang pindot sa smartphone, maski anong impormasyon mula sa amampanig na mundo, dumarating sa harap ninyo. Siguro nga, sa sitwasyon nyo ngayon, hindi madaling unawain na minsan sa kasaysayan natin, hindi naging madaling makakalap ng impormasyon. Kaya magsaliksik po tayo dahil hindi po natin napapanood sa mga malalaking TV network ang totoong nangyayari at mga nangyari. Kaya po maraming maraming salamat po sa inyo lahat at maraming maraming salamat sa makabagong teknolohiya at sa social media. Mabuhay po tayong lahat. Tuloy po ang laban para sa mga Corimau na salot sa ating lipunan. Mabuhay po.